So ito mga Dabarkads, naglabas na po yung GMA ng panibagong schedule para sa noontime. Talagang nakakapanibago. Ngayong araw, March 8, ang unang araw in almost 30 years na wala po ang tape sa noontime ng GMA tuwing weekdays. Okay, so ang mangyayari po, starting today, lunchtime movie hits sa 12 o'clock. Okay, so new movie block. Tapos po, 2 p.m. na yung pong abot kamay na pangarap. Pero ang mangyayari dito ay isang oras. Grabe, isang oras pala yung abot kamay na pangarap. Diba? Ang haba. May mga ibang nagreklamo po na parang masyado nang matagal itong abot kamay na pangarap. Mataas sa ratings eh. So, tinutuloy po ng GMA. So, 2 p.m. na siya magsisimula at mag-overlap doon po sa dulong 30 minutes ng Eat Bulaga at ng It Showtime. Eh so, maglalaban yan. Siyempre, tayo, solid pera fee tayo. O, sa pagkatapos po niyan, 3 p.m., Lilet Matias. 3:55, Makiling. At Fast Talk with Boy Abunda, 4:40. I think yung Fast Talk with Boy Abunda ay gagawing 25 minutes na instead of 20 minutes before. So, yun na yung bagong schedule. Yung pong sa Sabado, okay? Ay, hindi lang isa, kung hindi dalawang movie yung pong mapapanood sa tanghali, yung papalit po sa tahanang pinakamasaya, okay? 11:30 AM Kapuso Movie Festival at lunchtime movie hits 1 PM. O, so tatlong oras may dalawang movie ang ipapalabas ng GMA. Tapos 2:30 PM, meron din palang abot kamay ng pangarap tuwing Sabado. Okay, so yun po ang mukhang yan ang magiging strategy ng GMA. Doon sila aasa kay Jillian Ward para po kahit papano ay meron silang konting laban diyan po sa tanghali. Habang inaayos po nila kung ano po yung kanilang ipapalit diyan po sa time slot na iniwan ng Tape Incorporated. Meron pa rin mga rumors lumalabas, posible Wawa Win, parang gustong bumalik sa GMA 7 sa noontime. Meron pong rumors pa rin na si It's Showtime, 'di ba, ang posibleng lumipat, big switch from GTV to GMA, or sarili ng GMA, homegrown, pwedeng TikTok Luck or a totally different show. Pero ang isa pong sigurado po ako ay hindi na po ito magiging under sa Tape Incorporated. Okay, tapos na po ang banggaan ng Tape Incorporated at ng TVJ Productions. It lasted for ilang buwan lang ba? Diba? Less than a year. At nanalo na po ang Eat Bulaga sa noontime, nanalo na ang TVJ sa noontime. At yung pong tape ay kailangan pong magpalit na ng strategy. Okay, so ano ang mangyayari sa tape ngayon? Ano ang kanilang plano? So wala pa pong definite, pero ang naririnig ko, ang ating mga namamarites sa atin or ang napapakinggan natin ay hindi susuko yung tape, which means susubok po silang mag-produce ng panibagong show sa GMA. Okay, siguro yun yung naging kasunduan sa GMA. Bitawan nyo na yan earlier ng schedule, bibigyan na lang namin kayo ng panibagong time slot na you can rebuild and you can start over. Pwede kayong magsimula muli. Okay? Narinig ko din na kinakausap na nila yung mga ibang empleyado kung paano mangyayari sa kanilang separation pay and all that. Sana po maibigay po ng maayos. Hindi ko alam kung saan nila kukunin yung pong, pero sana po unahin nila at maging priority po yung pong mga matagal ng empleyado na mawawalan po ng trabaho para at least makahinga-hinga sila bago sila habang naghahanap sila ng panibagong trabaho. Okay, so I think ibang hindi natin sure kung anong time slot yung kukunin ng tape, maaring 11 a.m., maaring sa hapon or baka weekends, but definitely not noon time. Okay, kasi meron pa po silang mga kontrata for several artists katulad ng B-pop, 'di ba, yung B-pop girls na nakakontrata pa sa kanila. At I think meron pang kumbaga may haba pa yung kontrata na ni Paulo Contis at Yorme Isko. I'm not sure if they're going to use that or baka nagkaintindihan na sila na hindi na tayo makapagpatuloy kasi wala na nga yung programa. Okay, so ako naman po kung magpapatuloy yung tape, at least meron pong mga maisasalbang trabaho
doon sa ano, doon sa nangyari sa noon time, hindi pa rin po talaga mapaliwanag ng mainam, or hindi po kumaga, wala sa mga announcements eh yung pong pagdating sa usapan ng utang o pagdating sa usapan ng kung ano po yung talagang nangyari, di ba? May mga reports na meron daw retirement ni ganito na 18 million na ano. So hindi pa rin maintindihan kung paano umabot ng ganung kalaki po yung mga naging pagkukulang ng tape, naging utang ng tape sa GMA, at we might never know. Sa totoo po yan, nakakonti, ilang tao lang po ang talaga nakakaalam dyan. We might never know kung ano po talaga yung complete na nangyari, diba? Kung ano yung kompletong nangyari talaga. Bakit po umabot sa ganyan yung pong mga financial na problema ng Tape Incorporated? Was it because of mismanagement ba talaga? Was it because of merong mga nasiphon na pera? Meron bang masyado bang malaki yung mga kinuwang kita ng mga owners? So we might never know, kasi iilang tao lang po ang talaga nakakaalam sa totoong storya dyan. Pero ngayon po, ngayong araw, March 8, birthday ni Sonny Jaworski. Happy birthday, living legend, Big J. Diba? Happy birthday. At ngayong araw po ang unang araw na wala na ang tape sa noontime ng GMA since 1995. So that's a big deal. So thank you very much po. See you po sa next video po natin, mga Dabarkads. Bye-bye.